Galit na galit mga kababayan yung mga DDS. Nagpuputok yung butsi nila doon sa post natin sa Facebook. Bagay na niya, Mr. Maravillas. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Nos ko kasi yung picture ni ano ni President BBM. Saka yung sabay kong Pinos, yung picture din ni ano ni Baudix na nakangiwi. Kasi, di ba, yun ang sinasabi nilang ebidensya na yung ating Pangulong Bongbong Marcos gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yung issue pa nung kampanya na paninira sa ating Pangulo na nagpauso po si Maudix mismo. Gustong siraan yung ating Pangulong Bongbong kasi ayaw niya. Ang gusto niya si Bongo ang maging susunod na pangulo. Kasi, di ba si Iday, umatra sa pagtakbo, yung run-sararan, nakipag-unity na lang. Ngayon, nire-revive nila yung paninira. Pati nga si Iday po, may pasaring doon sa isang video, namigay ng pulburon. Ipakita ko po sa inyo. O ngayon, galit na galit sila. Binabastos daw natin yung dating Pangulong Maudix. So sa inyo, pambabastos itong aking Pinos. Di ba kayo yung nauna na nag-popost ng mga nakangiwi na videos ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mga edited videos at saka mga pictures. Ngayon na nag-post ako, gusto na ninyong maguramintado. Napaka-antir ninyo. Oh, ito yung ating Pinos mga kababayan. Sabi nga, para amanos, gusto nila ito lang yung makita mga kababayan. Pero ito, pambabastos daw. Ganon sila mga kababayan mag-isip. Ganon mga kababayan kabaluktot ang pag-iisip ng mga DDS. Sila po, may license silang manira, mag-aliposta, magmura ng tao, mag-akusa ng kung ano-ano. Pag ibinalik natin sa kanila, gusto mag-uramintado. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story kasi may report na po yung Presidential Communications Office tungkol sa war on drugs ng ating Pangulong BBM. Mas maganda po talaga yung war on drugs ng ating Pangulong Bongbong. Mamaya, ibigay ko sa inyo. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. May mga pumupunta rito ng morning. Napakaganda pala niya, Mr. Maravillas, yung location ng gym business ninyo. Ayan po. Medyo tahimik ngayon yung Mayon Volcano. Ang medyo may ano, nagpapakita na naman po ng increased activities, volcanic activities, yung Bulusan Volcano sa Sorsogon at saka sabi yung Taal Volcano. Arang nabubuhay yung mga vulkan. Doon sa Indonesia, ganun din. After natamaan ng malakas na lindol, yung Japan po. So, ayan po yung balita ng Inquirer ngayon. Oh. Taal Bulusan show signs of increased activities. So, sabi dyan, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology observed an increased activities in Taal Volcano in Batangas Province, tapos Mount Bulusan sa Sorsogon po. The volcano emitted 11,434 metric tons of sulfur dioxide over the past 24 hours that rose 1,500 meters above Taal Volcano Island. Noong Tuesday naman po, sabi ng FIVOLX, may na-detect sila na 116 volcanic earthquakes sa Mount Bulusan since 9 p.m. December 29. So, ang advice natin sa ating mga kababayan dyan,
sa paligid ng bulkang Bulusan sa Sorsogon at saka dyan sa Batangas, Taal Volcano. Lagi lang pong mag-monitor closely sa ating paligid at pakinggan yung mga advisory na ina-announce ng ating mga authorities, yung FIBOLCS lalo na. Mga announcement through television, radio, pati dito sa social media, sa Facebook. So yun yung ating kailangan po. Maging alertado lang po palagi. So before nating balikan yung ating topic pala, gusto ko nang i-announce sa inyo na bukas, January 5, launching namin ang aming bagong programa sa Facebook and YouTube. Live po sa Facebook. Yung Politika, Inside Mada, at iba pa. Ayan po mga kababayan. I-follow na rin po ninyo yung aming page. Yan po. Sa Facebook. At mag-subscribe po kayo. And i-share na rin po ninyo. Every Friday siya, 10:30 in the morning onward. Kasama po yung inyong mga titos. Ako po, Dante Maravillas, si Juan Historiador, si Benji Contreras na naka-base sa New Zealand, at saka si Maureen Rose Mejia Villar or TPL. So yan po mga kababayan. Yung mga pinakang mainit na issue sa politika po, mga current events at mga controversy po, yon ang ating magiging topic every Friday. Kaya abangan po ninyo mga kababayan. So balik tayo doon sa galit ng mga DDS po. So pikon na pikon kayo dito sa aking post. Galit na galit kayo. Kasi para sa inyo, binabastos yung inyong presidente. Pero okay lang sa inyo, pag kayo ang nag-post at nag-viral ng mga pictures na edited man nga lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa inyo, hindi yun pambabastos. Ganon kayo mag-isip. Yan mga reaction po. Sabi ni Nora Toledo sa akin, pera pa mor, at least noong siligong na-stop ang droga, ngayon bumabalik na naman. Isa ako sa naka-experience kasi mga kapatid ko noon nagda-drugs, pero noong siligong nagbago sila, ngayon droga balik, hakot na kaupan ng pera sa kabanang bayan. Ano sabi ninyong na-stop? Inismong si President Digo ang nagsabi na hindi man niya natapos yung problema. Pagpasok nga po ng Administrasyong Bongbong Marcos, ang daming nahuli, bilyon-bilyon po na halaga ng droga yung nakumpiska ng ating gobyerno. At may 900, close to 1,000 kilos ang nahuli ng ating mga authorities. Sabi ni Agnes Okoyama, alam nyo, kayo, wala kayong ibang ginawa kundi manira. So sa kanila po, paninira. Pag nag-post tayo ng nakangiwi ng kanilang presidente, pero pag sila yung nag-post po, tuwang-tuwa sila. Hindi paninira. Sabi ni Jolie Ladika, ugok naman to. Rumispeto ka rin, di puro burit mo. Sabi ng isa pa, BBM, Paul Boronic at weak leader. Kita ninyo yung mga ugali nila. Sabi ni Bernard Chavez, kampala mo naman ang 80 years old sa president mo. Ay, hindi ko maintindihan kung anong kampala. Na walang bayag. Kadante, magkano ba payroll mo? Saan ang dignidad mo? Kita ninyo, ang dali nilang mag-akusa at okay lang sa kanila nang mag-akusa na mag-akusa. Pero huwag ka na magsalita laban sa kanilang patron. Talagang umuusok sila sa galit. O, di ba? Pero anya, Mr. Maravillas, ano yung sinasabi mo na si Inday may video na nagbibigay ng pulboron sa bata? Nakioso po si Inday. Parang nagpapasiring po at pinapalabas, approve niya yung mga paninira sa ating Pangulong Bongbong. Malamang nga niya, Mr. Maravillas, baka nga sila yung author. Malamang po. O yan po yung video po, BP Inday. BP Inday Sara na bigay ng pulburon. Tuwang-tuwa sila na binabiral lang mga ganon. Pag paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tuwang-tuwa ito mga DDS. Pag biniltahan ng mga supporters ng ating Pangulo,
galit na galit sila at sasabihin yung mga nagsasalita na tulad ko, bayan. Sabihin na ninyo ang gusto ninyong sabihin, wala kaming paki. Kasi kami, kilala namin yung aming mga sarili. May kasabihan po tayo, sa Bicol po, ang matinao, maginibo. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ang mainakusa, yung an may gawa. Ang matinao, maginibo, mga kababayan. Iparinig ko sa inyo yung video po ni Inday na mimigay ng pulburod sa bata. So, pag ganun na niya, Mr. Maravillas, propaganda, ginagamit pa yung mga bata sa ganitong masamang propaganda. Yan po ang lumalabas. Kaya parang yung panawagan po ng mga makabayan na congressmen na mag-resign na si Inday sa DepEd, parang kailangan nating pakinggan. Kasi masamang halimbawa si Inday sa kanyang pag-ugali, pananalita. Imagine, tawagin niya si Martina Tambaloslos. Of all words, mga kababayan, of all words na dapat maidagdag sa vocabulary ng bata, yung masama pang pananalitang Tambaloslos. Natatandaan ngayon ng mga tao, lalo ng mga bata, masamang halimbawa sa ating mga kabataan. DepEd Secretary pa naman siya. Iba kita niya, Mr. Maravillas, di pa tinatanggal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iniintay na lang siguro ng ating Pangulo na siyang magkusa. Ayan po yung video, mga kababayan. Iparinig ko po sa inyo yung yung audio, kung ano yung sinasabi ni Inday. Good boy. Very good boy. Very good boy ba? Ayan, gumawa ng pulburon. Ayan, isang linggong pulburon daw, mga kababayan. Tuwang-tuwa siya, oh. At saka yung mga kampo niya, mga minions niya, mga kababayan, pinakalat sa social media. Tuwang-tuwa sila. Nasiraan yung ating Pangulo. Sabay post ng mga pictures po at videos na nakangiwi. Nang mag-post tayong sabay ng pictures ng ating Pangulong nakangiwi din si Maudix, galit na galit yung mga DDS po. Pikon na pikon sila. Anyway, yan man lang po, mga kababayan. Basta abangan na lang po ninyo yung aming programa. Bukas yung launching po, 10:30 in the morning, sa FB at saka sa YouTube. I-upload namin. Ang titulo po ay Politika, Ensaymada at iba pa. Papaliwanag na lang natin bukas kung bakit iyon ang ating napiling titulo. Di ba? Ako po si Dante Maravillas, galing dito po sa napakagandang roof deck ng aming Colossal Fitness Gym. Maraming salamat po. Bye-bye. Sa mga naghahanap pala po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. Nasa rooftop po ako ng aming Colossal Fitness Gym. Oh. Di ba ang ganda? Ito po siya. We also offer grab car rental po. Yan po, padangat car rental. Ayan, mga licenses namin po, mayor's permit. At saka may bills payment po kami, Bayad Center. Para po sa mga gusto na mag-travel, Bayapal, Cebu Pacific, and other airline companies. Local and international po kami. Kaya kung mag-travel kayo, kahit saang parte ng mundo, pwede na kayong magpabook dito sa amin. At mayroon po kami na car rental, Innova, brand new po, 2023 model.
ng Toyota Innova. Ito pong Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa third floor ng... Kung gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, itry po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. So dito po sa rooftop, makikita po yung ano, makikita po yung Mayon Volcano. At ito po, cardio area na rin po ito. Okay lang, umaga, pag ganitong umaga, kulang pa po yung tao na pumupunta sa gym. Pero kanina, marami, early in the morning. Karamihan po, in the afternoon sila. Kasi yung mga nagtatrabaho, nag-opisina, after 5 po sila pumupunta rito. Bukas kami hanggang 9 o'clock in the evening. Pero yung iba, mga estudyante at mga negosyante, siyempre,